gagawa tayo ng biko or rice cake. Ito guys, nagpapalatik lang ako. Purong gata na in ano na siya guys, in cartons. Tapos isang kilong brown sugar. Tapos may anis guys. Ito, star anis. Kukunin ko siya mamaya guys pag kumukulo na siya or ready na siya. Naging latik na siya guys. Yan. Hindi pa ito siya latik guys. Habang sa kabila naman guys, meron akong nilutong 6 cups na glutinous rice. Ayan. Luto na siya. So, pag naglatik na yung ginawa ko dito na syrup, ilalagay ko siya dito. Ayan. Guys, biko. Kung sa ano pa, Bisaya or sa Tagalog, biko guys. Bakit kalmante akong nagbiko guys? Especially ginamit ko na kaldero na to kasi nang sticky siya. Hindi tayo mahihirapan sa pag ano niya, paghalo. Ayan. Hindi pa siya ano, latik guys. Pero medyo malapit na siya. Pag naglalatik na yan, or parang medyo naglalangis-langis, saka natin ihalo dito ang niluto kong glutinous rice. Or sa Bisaya, papilit. Pilit. Yan. Ito ang maganda sa non-sticky na casserole or kaldero na gagamitin mo. Kasi siya, minus lang ang sunog niya. Ayan. Malapit na. Malapit na siya, guys. Malapit na siya. Ayan. Oh, malapit na talaga. Kasi parang ayaw na niya maputol yung drops na. Drops niya. Yan, yung syrup niya. Kunti na lang. Mas masarap siya, guys, kung ano siya ba. Masarap talaga siya kung hinalo mo na siya, syrup na talaga yung, or latik na talaga yung ginagawa mo na syrup. Yan. Ayan, ahonin natin yung nilagay natin na anis para safety, hindi nila makain. Ayan. Para safety guys. Ayun, para na siyang candy oh. Para ng candy. Ayan, ready na to guys. Pwede na tong ihalo yung glutinous rice na niluto ko. Ayan. Ito. Okay. Very sensitive kasi pag siya guys, pag induction ba. Lagay ko yung mainit na rice cooker dyan. Ayan, pwede na natin ihalo to.
sensitive. Like induction. Pinatong ko lang yung rice cooker. Yan. Huwag mag-alala kung medyo lumulutang siya. Mag-absorb yan mamaya. Ukay lang kayo ng ukay, guys. At mamaya, ano na siya? Yung lapot na lang siya. Hindi na siya masabaw. Mag-absorb kasi yung ano niya. Maging lana. Ayan, malapit na siya, guys. Lumalabas yung langis niya. Kasi ang rice cake or biko, mas pwede siyang matagal siyang ma-preserve mo, malagay mo sa freezer pag ano talaga yung pinalabas mo talaga yung lana, maglalana siya. Yan. Diba kanina parang lugaw lang? Mag-absorb kasi siya. Yung purong gata kasing ginamit ko, guys. Maging langis siya ang sabaw. Try lang tayo ng ukay. Malapit na to. Ito yung gusto ko sa ano, non-sticky na ganito. Kasi hindi siya maging mainit yung hawakan mo. Kailang malapit na. Yan, nag-ano na siya oh. Pag ginaganon mo, guys, sasama na siya yung mga gilid niya. Malapit na 'yan. Ito, guys, malapit na. Ano lang, konti na lang. Pag ginaganon mo, oh. Ginaganon mo siya. Sasama na siya. Kunti na lang. Kunti na lang talaga, guys. Ayan. Sumasama-sama na siya. Dumidikit na si malagkit. Kunti na lang talaga. Ngayon, guys. Okay na to. Lalagay natin siya sa Pyrex. Tingnan nyo ha. Sumasama siya, guys. Pag ginaganon ko. Ayan. Ayan. See? Ayan na ang aking biko. Or anong tawag nito? Rice cake. Medyo ano na to siya, mag-form siya dito pag malamig na. Naglalaway ako ah, kanina pa.
matikman nga kung sakto ba ang timpla. Mmm! Sarap! Tamang-tama. So, as you can see, ito oh, wala siyang dumidikit. So, ayan na ang aking biko! Ayan na guys! Bukas ready na yan! Rice cake or biko? Yes! Ano nga pala, ginamit ko dito, ganito siya guys, 250 ml, bari 1 liter na, apat kasi ang ginamit ko, so 1 liter siya, na purong-purong gata. Tapos 1 kilo brown sugar. Yan lang. So, mga 1 hour ang gamit ko sa paghahanda nito. So, while ano, para makatipid ng oras, while niluluto nyo pa yung malagkit o glutinous rice, magpa-ano na kayo, gawa na kayo ng latik or syrup. So, ayan. Rice cake or biko.